Hi guys, this is Attorney Al Jumrani recording live all the way from Patar, Bolinao, Pangasinan. Kahapon kasi birthday ko, so that's why I'm here now. So sa lahat ng mga followers ko from Bolinao or from the entire province of Pangasinan, hello po sa inyo. I love your place, maganda po dito. I mean, look at the beach behind me, it's so beautiful. Okay, by the way, I'm staying at Treasures of Bolinao Beach Resort, and it's been a very nice stay here, so you might want to check that out if you want to stay here in Patar, Bolinao. Alright, so I'm making this video kasi it's been long overdue, no? So dami-daming mga nag-message sa atin ng mga legal questions. So sasagutin ko sila. I've already told them that I will make this video, so papanoorin nila to for my answers. So hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila, but I will read the questions for the benefit din of those who find themselves in the same situation. Okay, so unang tanong is, good PM, attorney, magtatanong lang po sana kung okay lang po. Yung tatay kasi ng kaibigan ko, nahuli sa illegal sabong pero nasa radius po siya, kaya hinuli pero walang evidence kahit pera. Tanong ko po, ano pong mabisang gagawin para hindi siya ma-file ng kaso? Thank you, attorney. Alright, as you have said, nahuli na siya, and I suppose meron ng criminal case na na-file dito. I suppose this is a violation of the prohibition against sabong or gambling, no? This is a special law. And so if it is a special law, intent is immaterial. Ang ipoprove lang kasi ng mga police dyan or ng prosecutor is that there was an act, and the act is prohibited by law. Actually, hindi naman ikaw ang dapat mag-prove ng evidence na wala kang ginawa, no? The burden of proof is on the prosecution. So the prosecution must prove beyond reasonable doubt the guilt of the accused. So in this case, kailangan i-prove talaga na ayun, may nangyari ng sabong at saka nahuli nga yung tatay mo. But if they cannot prove, okay, the act, okay, by sufficient evidence, in fact, evidence that will establish the guilt beyond reasonable doubt, then your father is entitled to acquittal. Okay? I would suggest, no, that you or your family should get a lawyer to help defend your father. So during the trial, syempre, ititest ngayon ng abogado ninyo yung sufficiency ng evidence. So yun po ang sagot ko dito, no? Alright, next question. Hi attorney, ask ko lang regarding cyber libel. May nagpost ng malicious tungkol sa akin pero fake account sa Facebook gamit niya. Pwede ko ba siya kasuhan kahit alam ko yung totoong identity ng gumagamit ng fake account? Oh yes, pwedeng-pwede, because these fake accounts can still be traced naman to the real or the true authors. Ang kailangan mo lang gawin is, una-una, mag-file ka ng case. You would need a lawyer to help you file the case. Submit copies of the malicious posts. Tapos, yung proof mo, no, na sinasabi mo na yung totoong identity ng fake accounts. Siyempre, dapat credible din yung evidence mo. Is the fake account a defense? Will it shield them from cyber libel? The answer is no. So, the next case is, hello po sir, magtatanong lang po ako. Pag nagsanla po ba ng bahay, okay, tapos 3 years contract po, pwede na po ba sakaling 2 years pa lang tapos may pera na, pwede na kaya yun matubos kahit wala pa pong 3 years? Papayag kaya ang sinanlaan namin ng bahay po? The answer is, it depends, no? If the contract is fixed for 3 years and ang nakalagay doon, hindi siya preterminable, ibig sabihin hindi siya pwede i-preterminate, then you have to complete the 3 years. Because ang period kasi na yan, yung installment period na yan, that's for the benefit of both the creditor at saka debtor. Ibig sabihin, para yan sa nagsanla at saka dun sa pinagsanlaan. Ang benefit dun sa nagsanla is yung sufficient time para mabayaran niya yung utang niya. Okay? Now, on the part of the creditor naman, kumbaga yung tao na pinagsanlaan, ang benefit sa kanya dun is yung interest, no? That's the compensation na natatanggap niya dahil nagpautang siya,
So, yun ang balik sa kanya. Yung interest na yun, merong vested right doon yung creditor. Meron siyang aasahan doon. So, ngayon, kung hindi nga preterminable yung contract, then you have to wait for 3 years. At any rate, pwede naman itabi mo na lang yung pera mo. Sabi mo nga, nagkaroon ka na ng pera, itabi mo na lang yun. Tapos, make sure that when the installment payments fall due, yung itinabi mo, yun ang pambayad mo. Now, the other situation is this. Pwedeng i-preterminate pero hihingi ng pre-termination fee ang creditor mo. Tulad ng sinabi ko kanina, meron kasi siya inaasahan, no? He has an expectation and he has the right to expect the interest. So, ang pre-termination fee na yan, yun yung interest na supposedly aasahan niya when you pay the installment payments. Ayan, okay. So, by the way, di ba, ang ganda talaga ng dagat. Okay, the next question is, good morning po, attorney. Napanood ko po yung video nyo na Article 336 tungkol sa panghihipo. Anak ko po, lalaki. Binuhat lang niya po yung bata, inayos sa higaan, pero andun ang kasama niya. Tabi-tabi silang matulog. Pamangkin kasi po niya yung anak. Okay, tatlong araw muna bago sila nagreklamo. 12 years old ang bata. Tinanong ko yung bata kung ilan silang natulog doon. Sabi ng bata, tabi-tabi silang matulog kasama anak ko at ka-live-in ng anak ko. Baka daw kasi lumusot sa dingding kasi malambot na daw ang dingding kaya inayos niya paghiga. Okay, nagulat na lang anak ko. Pangatlong araw, inaresto siya ng mga barangay. Sinuntok pa nga siya sa tagiliran. Ayan, so I'm really sorry to hear that. Clearly there is a misunderstanding. Ngayon, remember, ang panghihipo kasi yung acts of lasciviousness, kailangan merong lewd design, sabi nga sa batas, no? So, if wala namang lewd design, then walang acts of lasciviousness. Kahit na physical touching niya, kahit ano, I mean, if it is accidental or if it is necessary, no? Kung kailangan gawin yun, tulad nga dito sa situation na to, baka mahulog yung bata, so it was for the safety of the bata, kaya siya hinawakan, there's no acts of lasciviousness. Now, dahil may kaso na, sagutin nyo na lang po yung kaso. Remember, the accused is presumed innocent. So, the burden is on the prosecution to show the elements or to prove the elements of the crime. At in an acts of lasciviousness case, una-una dyan is yung intent, no? There has to be a lewd design or yung malaswang adhikain or a malaswang intention o plano. Alright. Sige, next question. Evening po, attorney. Ask ko lang po ang case po ng acts of lasciviousness. Close na po kasi. Gusto lang talaga magkapera ng complainant. Kaya gumawa siya ng hakbang. Kaya po nabayaran na ito. Ngayon, may kapitbahay kami nagsabi harap-harapan na itong asawa ko ay isang rapist. Ano po ba gagawin namin? Nagpunta na ako sa barangay para sa asunto po ng file pa ako ng case against him. Gusto ko lang malaman kung tama po ba na pinatawag ko siya. Okay, so there was an acts of lasciviousness case. It was already closed kasi nagkaroon ng malamang settlement to. So, binayaran niya yung complainant. Unfortunately, yung complainant nagsabi sa kapitbahay na rapist daw po yung akusado. Now, this is something else. No? This is a new crime and that is oral defamation or simple slander. No? Ang paninira kasi ng pangalan ng isang tao ay syempre mali yun, masama yun. Okay? At labag sa batas yun. So, tama po kayo na finail nyo po sa barangay because itong mga cases na to like slander by deed, intriguing against honor, dapat talaga i-file sa barangay yan lalo kung magkakapitbahay lang yung involved na parties. Okay, so I hope I was able to answer that question. Okay, next question po. Attorney, magandang gabi po. Sana masagot niyo po ang tanong ko. Attorney, matagal ko na po fully paid ang lupa ko noong 2019 pa po, pero hanggang ngayon wala pa rin po ang titulo ko. Dumaan na po kami sa abogado at nagkapirmahan po kami both sides. Paano po ba yun na mapabilis po ang pagkuha ko ng titulo? Ang dami po kasi rason ni attorney pag kinokontak namin. At yung totoo, may-ari po ay patay na. Ang tanging nasa akin po na katibayan ay sulat papel po na galing sa attorney na naka-fully paid na po ako agad. Alright, okay. So, you have a deed of sale. Fully paid ka na din. Actually, you can already process the transfer of title. Kailangan mo lang kausapin yung mga anak nung namatay, nung seller, para mabigay din sa'yo yung titulo, yung dating titulo nila, no? And you just pay the necessary taxes, tapos file the transfer of registration sa Register of Deeds. Okay, now, sabi mo nga dahil namatay na,
baka magka-issue ka dyan, baka sabihin ngayon ng mga anak, no, dapat may settlement of estate muna. But the thing is, this was sold before namatay yung seller. That property did not go to the heirs at the time of the death. Ang mapupunta lang naman sa heirs ay yung mga properties belonging to the deceased or belonging dun sa namatay at the time of the death. Pero ito naman nabenta bago siya namatay. So you can file this, you can already work on the transfer of title. So yun ang advice ko. Kausapin nyo na lang heirs and then you work this out. Hi guys, lumipat na tayo kasi init. Anyway, so tutuloy ko na yung mga tanong, no? At saka mga sagot ko dun. Alright, the next question is, hi attorney, napanood ko po yung sa YouTube channel po ninyo about acts of lasciviousness. Tanong ko lang po kasi, may anak po ako na hinipuan ng kanyang stepdad. Then now po, nag-file po ng cases na inquest. Na po siya, okay, nakulong po siya. Then may bail po siya na 108,000. Pero ba't ganun? 20,000 plus lang daw nakalaya na yung suspect. Paano po mapapanalo ang kaso namin? Pa-help naman po. Alright, so first, let me discuss yung concept of bail, no? So, bail is given as a guarantee para siguradong maka-attend siya ng hearing. Now, bail is a right under the Constitution. Karapatang po siya na ibibigay sa mga akusado except for certain crimes na non-bailable tulad ng drugs, murder, ganyan. Now, itong acts of lasciviousness, bailable siya. Now, the bail is usually fixed by the prosecutor who filed the case. But, okay, that amount, pwede po siyang ma-adjust, pwede po siyang mapababa. Okay. Ang gagawin or ang ginagawa ng akusado dyan ay mag-file siya ng petition or motion for reduction of bail. Ngayon, depende sa grounds, depende din dun sa crime na naisampa, depende sa sound discretion. Kumbaga doon sa pag-iistima ng korte, pwedeng babaan yan. So, in this case, nag-file to ng motion for reduction of bail, kaya bumaba ng 20,000. So, kung halimbawa naman sa future hearings, hindi siya sumipot, pwede ipa-cancel naman yung bail para maibalik siya sa detention. Okay, doon sa tanong mo paano kung mapanalo ang kaso namin, depende din sa ebidensya ninyo, no? So I suggest that you coordinate with the prosecutor, yung fiscal na hahawak ng kaso. Kung hindi niya ma-prove yung guilt beyond reasonable doubt, tagang laya talaga yung akusado. Okay, so the next question is this. Attorney, tanong ko lang po, sino po dapat ang managot kapag nakagat po ng aso namin ang isang batang 3 years old? Nakatali naman po sa terrace namin yung aso at may vaccine po. November 20 po nakagat, pero November 21 na po ako na-inform na nakagat. Thank you po. Alright, good question. Now, under the civil code kasi, meron po tayo tinatawag na rule on strict liability regarding sa mga aso, no? This liability or ang pananagutan na ito ay doon sa may-ari o yung possessor o yung may hawak doon sa aso. Ang liability is of course for damages. So liable po yung may-ari o yung may kustudiya ng aso para doon sa mga ginastos. The law, however, provides for a defense or an exception. And this defense or exception is that if the injury is caused by or dulot ng negligence din nung nakagat. Dapat alamin kung bakit nga ba kinagat yung bata. Was it because of the negligence of the child? Ganyan kaya siya kinagat? Ganyan. But take note na meron ding defense kasi yung bata, no? Or yung mga magulang ng bata. Sasabihin niya na, well, 3 years old lang yung bata. So what does a child know about yung mga threats, no? Or risks of playing with a dog? Dogs are pets, no? They're fun to play with. At any rate, no? This is my suggestion. You just, you know, talk about it kasi parehas tayong mayroong responsibility pagdating dyan. The law imposes the responsibility on the pet owners. Parents also of the child have the responsibility to always guide their young children, especially while or in the presence of animals, no? Yun. So kaya pag-usapan nyo na lang yan kasi parehas na, hindi ko gusto sabihin na mali, pero parehas na merong responsibility. Okay, so thank you very much. The next question is, I would like to ask po for some remedies on how to compel the executor to probate the will if he doesn't want to probate it.
if any, in order to contest the will by some heirs, or the petitioner may probate the will and at the same time contest its validity. Is it possible po ba? Okay, good question. This is a question on succession and special proceedings. Medyo lumalakas yung ano, pakita ko lang po yung alon na. Ewan ko lang kung nakikita nyo ba. Ayan, di ba? Ang ganda. Alright, yeah. So, okay, going back. Okay, so clearly, meron pong may namatay, tapos nag-iwan siya ng last will and testament, tapos meron pong in-appoint doon na executor, pero yung executor ayaw po gumalaw or ayaw niya pong asikasuhin yung kaso or yung will, no? Kasi doon kasi sa will, nakasaad doon yung distribution ng mga properties nung namatay. Alright, so ang pwedeng gawin kung ayaw po gumalaw or ayaw mag-file ng petition for probate at settlement of estate yung executor, ay yung heirs na mismo ang mag-file, no? They can file a petition for settlement of the estate and letters testamentary para ma-appoint na po yung executor at masimulan na niya yung trabaho niya. At saka mag-suggest na rin kayo kung sino dapat ang maging executor or administrator ng estate. Okay, so yun. Just file a case, no, to have this estate settled. Alright, the next question is, good day, attorney. Ask ko lang po about sa pamana. Yung lola ko po kasi ay may-ari ng bahay. Conjugal property po siya ni lolo, pero patay na po ang lolo namin. May anak silang apat. Okay, tig dalawang babae, dalawang lalaki, pero patay na din po ang dalawang lalaki. Okay, so natira na lang yung dalawang babae. Okay, may mga anak na din yung tatlo, yung dalawang babae, yung buhay, at saka yung lalaki na namatay. Ask ko lang po, balak po kasi ng lola ko ibenta ang bahay dahil nai-stress na daw siya sa mga nangyayari. May habol pa po ba kaming mga apo doon? Apo niya po kami sa lalaki anak niya. Gusto sana namin huwag niya ibenta kasi dito na kami lumaki at nagkaanak na. At may apo pa siyang lalaki na binata pa na anak ng lalaki niyang anak. May habol pa po ba kami? May karapatan pa po ba kami? Okay, anyway, let me just simplify the question, no? So, may property ng lola niya at saka lolo niya. Patay na yung lolo, so yung lola na lang ang nandun. Of course, may mga anak siya. So, now, the lola wants to sell the property. But, of course, the children and the grandchildren, they don't want the property to be sold. Meron po ba silang habol doon? Well, technically speaking, that property, half of that property belongs to the grandmother or to the lola. So the lola can really, you know, decide to sell, but only half of the property, because the other half of that belongs to the heirs of the grandfather. Okay, so dito sa sitwasyon na to, dapat kausapin yung lola, i-express sa kanya na, you know, you cannot sell the entire property because half of this property belongs to us, being the heirs of lolo. Una-una, dapat kasi dinisolve muna yung conjugal partnership ng lola at saka lolo. Tapos pag na-dissolve yun, then ibibigay kay lola yung para sa kanya at saka yung share din niya from the share of the grandfather. Tapos yung mga anak at yung mga apo, they can now inherit from the share of the grandfather. So you just get a lawyer to help you, and then hopefully everyone can be invited to talk and then come up with a project of partition of this property. Ngayon, alternatively, kung ayaw nyo namang hatiin yung bahay and all that, the grandmother can sell the property. Ang ibibigay sa inyo ay yung monetary value na lang of what should go to you. Okay? Alright, thank you very much. Ayun, last na pala yun. So, medyo mahaba yung video ko. At saka, hindi ko alam kung nakikita nyo pa rin ba ako. Medyo madilim na pala. Sige, lipat lang ako ng slide. Alright, ayan. So anyway, dahil patapos na rin yung video, papakita ko na lang sa inyo ang entire beach. Okay, so what are beaches for but for beaching around? Ayan, so ito po ang Patar Beach. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayun, by the way, yung pala yung nasa likod ko, yan yung Treasures of Bolinao. Diyan po kami nakatira. Ayan, so ayan po. Ayan. Okay, so the beach right there, yun po yung Patar Beach. So, hindi pa kami nakakapunta doon, pero pupunta kami doon maya-maya. Okay, anyway, so this is Attorney Al Jomrani. Pasensya na po sa very informal and casual video na ito. Tsaka,
hingi na rin po ako dispensa sa lahat po na nag-message at saka nag-comment po, no, sa mga posts ko sa Attorney Al Facebook page. Hindi ko po kayo nasagot kaagad. But anyway, I found the opportunity. I mean, kung hindi pa ako nag-birthday, hindi ko pa masasagot yung mga yun. Pero hindi ko sinasabi na hihintayin pa natin yung susunod kong birthday bago ko sagutin yung mga susunod yung pa mga messages. I will try my best, no? But anyway, thank you very much for watching this video and keep on sending those comments and messages. Alright, so God bless. Ingat po tayong lahat.